nothing, how it's all gonna be good. Like you know you should. Yeah, till you've understood. Until you feel it like it's love again. Feel the sunlight on your skin. So welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, tatalakayin natin yung mga bagay na dapat mong ihanda bago dumating ang iyong mga pugo. So isa ka rin ba sa mga aspiring at gusto mag-alaga ng pugo at gusto mag-business ng pugo, dapat mo itong mapanood para maging handa ka sa iyong negosyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, please hit mo na yung subscribe, i-share mo na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. So subscribe na kasi based sa ating YouTube, 91.7% yung hindi nakasubscribe na nanonood at 8.3% lang yung nanonood na subscriber natin. Kaya hit na yung subscribe para aganahan naman tayo sa pag-upload ng mga videos. Okay, but before that, intro muna tayo. So ano ba yung mga dapat yung ihanda bago dumating ang iyong mga alagang pugo? So number one dito is housing. Yung housing mo dapat merong source of water at merong source of electricity. So dapat din hindi makakapasok ang ibang hayop kagaya ng mga manok, mga pato, mga aso, pusa, daga. So that is very important sa ating quail housing. Kasi pag merong nakapasok dyan, at nabulabog yung ating mga pugo, is may tendency na kapag nangingitlog sila, may tendency na bumara yung kanilang itlog sa puwet at mag-cause ng mortality. Sasabog yung kanilang puwet kapag nagugulat sila. Kaya take note na dapat secure ang ating housing bago dumating ang ating mga alagang pugo. Number two, sa ating cage. No? Ang cage natin, no, dapat yung cage natin is eksakto sa sukat. So merong mga designs sa internet kagaya sa Google at sa YouTube, no, marami kang makikita ng mga tutorials kung paano gumawa ng mga quail cage. So meron yang exact measurement para maiwasan natin ang overcrowded at meron ventilation yung ating cages. So nakakatulong yan sa pag-less ng mortality at pagdami ng ating egg production. Okay, so number three is yung PVC. Ano ang purpose ng PVC? So yung PVC, yan yung ating gawing waterer sa ating alagang pugo. So dyan natin ilalagay yung tubig nila para mas komportable silang uminom at na-check na hindi sila mauubusan ng tubig. Number four is Parlins. Ang parlins is ito yung gagawin nating pakainan ng ating mga alagang pugo. So yung size ng parlins is 1.0 yung kapal at 2x4 inches yung sukat ng ating parlins. So make sure na yung parlins natin is yung GI. So or galvanized iron kasi hindi ito kinakalawang kagaya ng normal na bakal. Kung wala naman tayong budget, kung meron man kayong malalaking kawayan, so pwede na rin yun, yung kawayan, at nagawin ninyong painuman at gawin ninyong pakainan. Pero yung
At tendency lang noon, mas madali siyang naglulumot, lalong-lalong na sa painuman. So nagmumolds yung kawayan at mas less yung tubig na malalagay mo doon. So may tendency na maubusan ng tubig ang iyong mga alagang pugo. Okay? So number 5 is plywood. Anong purpose ng plywood? Ang plywood ay ginagawa nating sahuran sa pangsahod o pangsalo ng dumi ng ating mga alagang pugo. So bakit plywood? Ang plywood is mas madaling matanggal yung dumi, mas madaling linisin at mas less yung amoy kasi natatanggal lahat ng mga dumi kung naglilinis ka. Merong iba na ginagamit nila is sako. Okay man din yung sako, pero ang bad side lang ng sako is naiiwan yung ibang dumi doon sa sako at dapat araw-araw mo siyang labhan para pag lagay mo ulit, malinis na yung sahuran ng iyong mga dumi. Number 6 is vitamins. Yung vitamins natin, on the first day, dapat pinapainom mo sila ng dextrose powder, or kung wala kang dextrose powder is sugar. Kung napanood mo ang ating mga previous videos, natakil natin doon yung vitamins na in the first day, dapat is pinapainom natin sila ng dextrose powder kasi kakatulong ito para sa pagtanggal ng stress nila galing sa biyahe. Kung galing pa sa malayo, kung galing pa doon sa Luzon yung ating mga pugo, so dapat pagdating nila, dapat meron ka ng nakahandang dextrose powder or sugar. Okay, so number 7 is feeds. So sa feeds natin, tanungin nyo muna yung supplier ninyo kung ano na yung pinapakain nila. So kung chick booster pa yung pinapakain nila, dapat chick booster din yung ipapakain mo muna sa pagdating sa iyong poultry house. So kung nag-starter na sila, so dapat starter din yung bilhin. Magtanong na lang kayo sa pinakamalapit or pinaka-accessible na mga agri-poultry supply sa inyong lugar kung ano yung mas magandang chick booster or starter or laying feeds na inyong gagamitin sa inyong mga alagang pugo. So number 8 is yung light or yung ilaw. Bakit importante yung ilaw? Kasi noon naranasan ko sa base experience ko, naranasan namin na nag-brown out sa lugar namin at hindi ako nakahanda ng emergency light, kaya bumaba talaga yung egg production namin kasi hindi sila gaanong nakakakain sa gabi kasi walang ilaw. So importante yung light at yung placement or yung kung saan natin ilalagay yung ating mga ilaw na dapat na iilawan lahat ng mga feeder at lahat ng mga waterer is dapat iilawan para makita nila at alam nila kung saan yung tubigan at alam nila kung saan yung pakainan nila. So number 9 is yung tray or crates. So importante din yung tray at crates para meron kang paglagyan sa yung mga na-harvest na itlog. Kasi ang tendency kasi nito, kung wala kang trays at kahit saan mo lang siya nilalagay, marami yung mababasag na itlog. Based din yan sa experience namin, noon nilalagay lang namin siya sa mga kahit anong box, pero dapat meron kang tray. Bumili kami ng tray yun, unless yung aming mga damage o yung mga reject. Kasi mas secure na yung ating mga itlog. Lalong-lalo na kung dinideliver nyo sila or binabiyahe nyo pa sila sa malayo. So last is number 10 is yung ating radio. So bakit importante yung radio? Bakit kailangan pang lagyan ng radio yung ating poultry house? So yung radio, nakakatulong ito para masanay yung ating mga alagang pugo sa maingay. While bata pa lang sila, sinasanay na natin sila sa maingay para kung meron mang bisita, kung meron mang aso na tumahol, o meron mang sasakyan na dumaan na posibleng makakabulabog sa kanila at makakagulat sa kanila, hindi na sila magugulat dahil nasasanay na sila sa maingay. So yan yung pinaka-purpose ng bakit merong radio. No? Ang tendency kasi niyan, pag nagulat sila at
kasagsagan ng kanilang pangingitlog is maaaring bumaray yung kanilang itlog at mag-cause ng kanilang mortality o mag-cause ng kanilang pagkamatay. So yan yung 10 bagay na dapat meron ka na o dapat nahanda mo na bago dumating ang iyong pugo. Disclaimer lang, hindi ako expert sa pag-aalaga ng pugo, but yung lahat ng sineshare ko sa inyo is based lang din sa aking mga experience sa pagnenegosyo nito. Kaya sasagutin ko din yung tanong ni Bernard Ogalesco. No, shout out sa iyo, Bernard Ogalesco. Hope mapanood mo tong video na to at hope makatulong itong video na to. So yung tanong niya is, Kuya, puro babaeng pugo lang ho ba dapat? So, depende yan sa purpose kung bakit kayo nag-alaga ng pugo. So first, kung gusto ninyo ng egg production, o ibig sabihin is yung itlog ang gusto nyong ibenta, okay na yung babae lahat. No? Kasi sa tulong ng laying feeds, is mangingitlog sila kahit walang lalaki. Kaya napaka-importante na dapat meron kayong supplier, legit supplier, na makakapagbigay sa inyo ng 100% na babae. Kasi ang tendency kasi niyan, pag merong lalaki na halo sa inyo, RTL ninyo, is ano pa yun, dagdag gastos nyo pa yun. Kasi hindi yun nakakagawa ng income, hindi yun nangingitlog. Diba? Pinapakain ninyo pero hindi nangingitlog. As kung mapanood mo man ito, Bernard Ogalesco, kung ang purpose mo is gusto mong magbenta o gusto mong pang-consumo lang na itlog, mag-order ka ng RTL sa mga pinakamalapit dyan na nagbebenta ng RTL. But kung gusto nyo naman na magpapisa o gusto nyo magbenta ng pugulot, gusto nyo magbenta ng mga day-old chick, at gusto nyo magbenta ng ready-to-lay quail, na gusto nyo yun na negosyo, so dapat merong mga lalaki para maging fertile ang itlog ng pugo. So hindi pwedeng incubate yung puro babae lang at nangingitlog gamit yung quail feeds. So dapat meron silang lalaki. Okay? So sana nakatulong sa iyo, Bernard Ogalesco, yung video natin. At salamat din sa panunood. Salamat din sa pag-comment. So kung meron kayong mga tanong, maaari lamang kayong mag-comment at itatry natin niyang sagutin sa abot ng ating makakaya. Okay? So maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Walang sawang nanonood sa ating mga videos. Okay, that's it para sa episode na ito. Lagi niyong tandaan na sa pag-aalaga ng pugo is merong tiyaga at merong dedikasyon para magtagumpay ka sa iyong negosyo. Kaya see you sa susunod na video at isang masaganang ani at mataas na kita sa ating lahat. To God be all the glory.